Simula mamayang hating gabi, naka-code white na ang mga DOH hospital o full force ang mga tauhan nito bilang paghahanda sa pagdating ng mga posibleng mabiktima ng paputok. Pero para maiwasan ng may masaktan dahil sa firecrackers, ipinakita ng PNP kung gaano kalakas at katindi ang epekto ng mga ilegal na paputok. Plapla, goodbye Philippines at malahiganteng 5-star. Ilan lamang ito sa mga ilegal na paputok na ipinakita ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office at ng Police Community Relations Group. Idinemo ng PNP kung gaano kalakas ang mga paputok gamit ang iba't ibang materyales gaya ng kahoy, papel, hollow blocks at yero. Gumamit pa sila ng pata ng baboy para ipakita kung gaano katindi ang epekto nito. Tanggalan ko kunya, tapos nagkaroon ng burning effect, ayan o. Tapos na medyo na naglusag o yung laman niya. Ayan, nagkaroon ng burning effect, kung mapapansin nyo yung itim. And then, yun nga, tanggalan ko. No? Tapos sa mga materials naman, makikita nyo, nabasag yung hollow blocks, yupi yung ano natin, yupi yung yero natin, and then yung mga kahoy na wala, ano? Tanggal. Ayon sa FEO, low explosives lang kung ituring ang mga naturang paputok pero mapaminsala pa rin at nakamamatay. Yung Republic Act number 7183, ini-specify doon kung alin lang yung hindi bawal. Lahat ng hindi naka-specify doon, meaning mas malaki doon, mas maraming explosive contents, bawal yon. Kung malapit ka talaga, masusunog ka at saka magkakaroon ka ng blast effect. Bilang paghahanda pa rin sa pagsalubong sa bagong taon, simula mamayang hating gabi, naka-code white na ang lahat ng ospital sa bansa. Ibig sabihin, lahat ng mga staff ay di pwede mag-leave at full force ang mga doktor sa emergency room. Ipatutupad ito simula December 21 hanggang January 5. Kanina, ininspeksyon ni Department of Health Secretary Pauline Ubial ang Las Piñas Medical Center para tingnan ang paghahanda ng ospital. Ipinakita pa niya ang ilang mga ginagamit sa paggamot at pagputol sa mga apektado ng paputok. Kahit na ang kampanya natin ay iwas paputok, fireworks display ang patok, pinaghahanda pa rin natin ang mga ospital during this season kasi historically talaga, mas maraming injuries during this time of the year. Handa na po ang ating mga 70 DOH hospitals and we're also looking at the preparations of the local government units, yung ating mga partners, and we're also preparing our health Emergency Management Bureau. Sa datos ng DOH, umabot sa mahigit 930 ang biktima ng paputok noong nakaraang taon at isa ang namatay. Payo nila sa publiko, wag na lang magpaputok at gumamit ng alternatibong pampaingay. Umaasa ang ahensya na ito na ang huling kampanya nila kontra paputok, lalo na't plano na rin daw ni Pangulong Rodrigo Duterte na lagdaan ang executive order ng total ban ng fireworks sa susunod na taon.